Good day mga ka-Rogers, this is Neil again and welcome back sa another episode of Amphitheater Motovlog. So ngayon ay hindi tayo makapag-ride. So ngayon ay pag-usapan lang natin ang motovlogging setup ko. So ipakita ko sa inyo kung anong ginawa ko para mawala yung wind noise at saka ano yung ginamit ko na camera at saka helmet. Pero bago ang lahat, shoutout muna tayo. So shoutout kay Romji Rosasenia. Sabi niya, pa-shoutout Sad Idol, please visit my YouTube channel, Smashboy Makes Vlog. So visit niyo yung channel niya, Smashboy Makes Vlog. So yun. So shoutout din kay Jussel David of Manglanilla, Cebu. So shoutout sa'yo, Idol. Simula umpisa, nakikita na kita sa aking mga comment section. Salamat sa walang sawang pag-suporta. And then, let's proceed to our topic for today, our motovlogging setup. So, welcome back sa aking channel ngayon. So, ngayon ay andito na yung ating setup. So, motovlogging setup. So, hindi ito masyadong mahal. Kasi gumamit lang naman tayo ng LS2 na helmet with SGCam SJ6. Ang hirap talaga ng pronunciation. Pero, yun na lang. So, with external microphone. So, ang pinaka-importante sa motovlogging is you have a good quality helmet even though hindi siya masyadong mahal. Tapos, at dito sa sa camera, so mas maganda kapag meron na siyang external port para makagamit tayo ng external microphone. Pero, hindi naman kailangan na masyadong mahal gaya ng GoPro o ano ba yan. Ito ang akin is SJ6 lang. Pero sorry, maganda na yung wide, tapos yung microphone niya kahit paano nawala na ang wind noise, hindi na masyadong maingay. Hindi na siya masyadong nakaka-absorb ng wind or hangin sa ating helmet, lalo na kapag nakatikop tong visor natin. So first, papakita ko muna itong LS2 Rapid Helmet na ginamit ko. So nabili ko siya sa Team Graffiti Cebu. So shoutout nga pala sa Team Graffiti Cebu. Sa halagang 2,700. So with clean visor. So let's proceed to, paano ko siya sinet up? So itong telescene na tawag ito, chin mount, nabili ko lang siya sa Shopee around 240. Then nilagay ko siya dito. Tapos SG cam, siguro nasa mga 7,000 na ito. Ayan. Ang original price nito is 7,000. Tapos yung microphone, SG cam microphone nasa 600. 500 to 600. So depende sa seller na yan. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung setup ng microphone. So yung microphone, linagay ko siya dito sa my foam. Kita, kung kita nyo dito, may foam. So, dito ko siya linagay, tapos kukunin ko. So, dito. So, ito yung external microphone na ginamit ko. Hindi siya Boya microphone. Microphone lang din po siya na naka-design for SGCam or SG6. So, ito siya. So, nakikita nyo, may white siya sa loob. Sa labas pala. What? So, binalot ko siya ng nag-cut ako ng fingers sa gloves, surgical gloves. Binalot ko siya dito. Dalawang layer ata. So, mga dalawang layer ginamit ko dito. So, actually, ito, nagawa ko na to last. Meron akong tutorial dati sa aking YouTube channel. So, hanapin nyo lang sa mga video na uploaded ko. Pero, ngayon, ipapakita ko ulit sa iyo sa mga
hindi pa nakakita sa video na yan, please click na lang para makita nyo. So actually, ginamit ko dito, binalot ko pa siya ng gapas. Gapas ba? Or cotton. Cotton. Yung bulak. Bulak or cotton. So binalot ko pa siya bago dinagay ko tong dalawang layer ng finger cuts ng yung surgical glove. So dito. Tapos yung extra wire, rinoroll ko na lang. Tapos linagay ko dito sa aking palm, sa may cheek dito. So medyo kinat ko siya ng konti para may pasok dito sa may palm. Okay. Wait. Ito. Linagay ko siya dyan. Tapos ganoon na yung sikat natin kapag ginamit na natin yung ating helmet. So yung microphone actually nandito siya. So ang kagandahan nito, yung resulta, malinaw yung boses mo, tapos hindi ma-absorb yung outside wind na sa ating helmet, lalo na kapag nakatakip yung ating buzzer. So yan lang ang pinaka, siguro ito na yung pinaka the best na remedy na nagawa ko sa aking helmet. So actually, marami naman gumagawa nito, hindi lang ako ang gumagawa ng ganito. Yung iba, gumamit din ng balloon. Then yung iba, masking tape lang. Binabalot lang ng masking tape. Yun. So sa akin, ginamit ko is yung finger cuts. Kasi naman, mas maganda yung... Masa maganda? So nakapag-decide akong bumili ng SG-Cam SG-6. So actually, nagsimula pa lang tayo. Hindi kailangan na gumastos tayo ng mas malaking pera para lang sa ating vlog, no? Kasi naman, kapag mas masyadong mas malaki yung gastos mo kaysa kita mo sa YouTube mo, sayang din naman na wala. Diba? Hindi naman tayo nagmamayabang, pero pinaka main purpose natin kung bakit nag-motovlog tayo. First reason is to improve our ability to speak. Then, second is, lingalinga lang sa Bisaya, naglilibang. So actually, yung ginamit ko dati, mamurahing camera, worth 4,500. So, dati wala pa akong alam sa motovlog. Hindi ko alam na kailangan pala nalagyan ng microphone, external microphone, para marinig yung ating boses. Kung ano nakikita sa Shopee, yun na lang yung binili. So actually, hindi pala ganun. No? So dapat pala masilan tayo sa pamimili ng camera. Actually, meron din ako nakikita sa Shopee, yung Dragon Touch. Meron siyang external microphone. Mas maganda na din yun. Para sa akin, ha? Ang main purpose ko kung bakit po pumasok ako sa motovlogging is to compile or para ma-record ko lang yung mga activities ko at the same time makapag-share din ako ng kunting nalalaman ko, no? Hindi naman ako expert na mekaniko, hindi ako engineer o ano pa dyan, pero yung nalalaman ko na nakukuha ko din sa pag-re-research na ma-share ko din sa iba at the same time sa mga co-amputee ko na nakikita nyo naman amputee ako, makapag-inspire din ako sa iba. Na hindi hadlang yung kapansanan natin para magawa yung mga bagay na gusto natin. Kung nagsisimula pa lang, enjoy-enjoy lang, ride-ride lang, so compilation lang sa mga rides, yun lang ang importante. Hindi rin kailangan na gagastos tayo para lang mas marami tayong views. Yung eksakto lang, gagawa lang tayo ng eksakto, gagawa lang tayo ng naaayon sa kakayahan natin. Huwag labas ng pera para lang maka-views. Is doon tayo nagkakamali kasi mas nauna yung gastos natin kaysa kita natin. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe to my channel. And this is Nel again na nagsasabing, just ride safe!